Hi guys! Hi! Hi guys! So welcome back sa aking channel, sa Puggy Boy channel. And so medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog kasi busy sa trabaho. So kasama ko ngayon ang aking baby boy. Baby boy! Gusto niya kasing sumama. So for today, magre-review tayo ng product na nabili ko sa Shopee during nung 99 sale nila. So flash deal sale siya. And gorilla pad siya. So ito na siya. Ayan. So sasabihin ko mamaya yung presyo at ililink ko sa description mamaya yung page nung seller or yung ano ba tawag doon? Basta yung page nung seller. Tapos so let's get on with the video. Intro muna tayo. And we're back. So tulad ng nasabi ko kanina, gagawa tayo ng product review ng Gorilla Pad na nabili ko sa Shopee during no flash deal sale nila. So nabuksan ko na kasi siya kanina. Ayan. So inspect ko na siya nung dumating from the courier. So in-order ko siya last September 9 and dumating siya kaninang tanghali. So ganun kabilis mag-respond yung seller nito. And so shoutout nga pala sa'yo, Lucky Shop ng Shopee. Mabilis ang response nyo and ang shipment nyo. Tapos mabilis din siya mag-respond kapag kinokontakt siya sa Shopee, as long as ikokontakt nyo siya within nung available time na nakalagay sa kanya doon. So ilalabas na natin yung product natin. So Gorilla Pad siya, and yung ginamit kong courier is yung bago yata nilang courier. So J&T Express siya. So okay naman, mabilis ang kanilang delivery. Pinadeliver ko siya dun sa pinagtatrabahuan ko kasi hindi siya hindi supported yung address namin dito sa tinitirahan namin. So for the shipping fee, ang nagastos ko sa shipping fee is 20 pesos lang. Yan, kasi may nagamit akong voucher during noong 99 sale nila na free shipping dapat siya, pero hindi ko kasi na-meet yung minimum spend na kailangan. Ayan, so pero nabigyan naman ako ng discount sa shipping fee. So from 80 pesos, naging 20 pesos na lang yung shipping fee ko dahil dun sa discount voucher. Ayan. So ito na, ilalabas na natin siya. Ayan. So ito yung product, and Gorilla Pad na large. Ayan. So, ganyan yung packaging niya, pero nakabalot pa siya ng bubble wrap. Ayan. Wow! Bubble wrap. Ayan. So, naka-bubble wrap siya. Ayan. So, in fairness kay seller, pinicturan niya muna yung package bago niya pinapick up kay G&T Express. Ayan. So, yun yung isang nagustuhan ko dun sa seller. So, pagka-place ko ng order ko sa kanya, siguro mga morning ng 9, morning ng 9 kasi parang past midnight ko nakita yung item na ito. So place ko yung order ko, and the following morning, ay the same morning ng 9 is pinicturan niya agad na naka-package na itong item. So balot siya. Yan. So good job kay seller, good job Lucky Shop. Tapos yung Gorilla Pad is pag na-order siya is may kasama na siyang, ayan. So meron na siyang phone holder. Ayan, so medyo sturdy naman yung phone holder niya. So natry ko na rin yung phone holder niya kanina. Mukhang matibay naman, and sana tumagal siya. Pero so ito muna ang gagamitin ko siguro temporarily kapag nasira yung gamit kong phone holder ngayon. Pero meron pa kasi akong isang tinitignan na phone holder. Siguro next time ulit yan para sa ibang review kapag nag-flash sale ulit siya. Ayan, so balik tayo dun sa main item. So ito yung Gorilla Pad, so large size siya. Ayan. So ang itetest natin sa kanya ngayon is kung madali ba siyang i-bend. Ayan. So marami kasing nagko-complain kapag bumibili ng ganito na masyado daw matigas, hindi daw madaling i-bend. Ayan.
Ayan. So, meron akong ganito before. So, in order ko lang to para sa review na gagawin natin. Ayan. So, kung mas maganda siya, baka ito na lang ang gagamitin ko kaysa dun sa currently nagamit ko ganun. So, same size lang din. So, balik tayo dito. So, ito naman. Ayan. Ayan. So, madali siyang i-flex. Ayan, flex. Ayan. So, madali naman siyang i-bend din. Hindi katulad nung nabili ko before na medyo matigas siya na nakakatakot i-bend yung mga paa niya kasi parang mapuputol. Ayan. So, okay naman siya. Ayan. Kikita niyo naman. So, malambot siya. Ayan. Kailangan lang ng konting galaw-galaw pag unang bili mo. Siyempre kasi na-stuck siya. Ayan. Pero overall, kapag naigalaw-galaw mo na, okay na siya. Ayan. So, yun yung item. Ganito siya kalaki. Ayan. Ayan. So, compare sa Facebook. So, pwede siya for DSLRs, cellphones. Ayan. So, pag cellphone, ito yung gagamitin natin pang hold. Ayan. So, ito siya. And kapag sa DSLR naman, meron na siyang kasamang ito, yung adapter niya. Ano ba? Ayan. Focus ba? Focus natin. Ayan. So, meron na siyang ganito. Kasama na siya. So, pag DSLR, ang alam ko ito yung screw na pagkakabitan natin sa kanya. Pag gusto mo namang ikabit yung phone holder niya is tatanggalin mo lang siya. Ayan. Tanggalin natin siya. Ayan. So, natatanggal siya na adapter, screw adapter. Nakalimutan ko kung anong tawag dito. So, ito yung pang DSLR. Kung gusto nyo siyang gamitin sa DSLR. And ito naman yung para sa zero box. Ayan. Basta ito yung para sa phone holder. Ayan. So, ikakabit natin siya. Ganyan na itsura niya, guys. Ayan. So, ganyan siya. Nakamount na. Ayan. Ganyan siya. So, tanggalin natin. Ayan. So, one thing na nilireklamo dun sa mga negative comments, dun sa nakita ko dun sa page ni seller, is natatanggal daw ito. Ayan. So, hindi daw siya steady. Ayan. So, yes, natatanggal po siya. Hindi ko alam kung bakit, pero mostly nang nakikita ko kasing monopod is natatanggal talaga siya. Ayan. So, just in case siguro na gusto nyong palitan yung ganito niya, pwedeng-pwede nyo siyang palitan kung gusto nyong gumamit ng ibang type ng screw mount niya. Ayan. So, yan siya. Ayan. So, ganyan siya. So, babalik natin siya. Ayan. Hindi naman siya ganun ka-loose. So, madali lang naman siyang ilagay. So, pagka ganyan, hawakan nyo lang siya sa likod. Ayan, tapos, iscrew nyo lang yung phone holder nyo or any phone holder na ginagamit nyo. So, good quality naman siya. Mukhang tatagal naman siya. Okay naman siya. And, so far, susubukan ko siyang gamitin sa susunod or paglalabas kami. Ayan, so overall, good product siya. Ayan, so sa price naman pala niya, during nung flash deal nung binili ko siya is, nasa 35 pesos lang siya. 35 pesos each, so yun yung price niya nung nag-flash deal sila. Pero ang original price niya yata kapag hindi sila naka-flash sale, yung ganitong size is around 85 pesos. So, hindi na rin masama. Hindi naman din siya ganoon ka-expensive kasi matibay din naman siya, mukhang matibay siya. And so hopefully tumagal din siya. So gagawin ko siya ulit ng update kapag medyo nagamit-gamit ko na, na-bend-bend ko na siya. So i-test ko muna siya kung gaano siya katibay. Ayan. So dalawang item yung binili ko para medyo makatipid kasi hindi mo alam kung kailan ka masisiraan ng monopod. And one reason din kasi na binili ko siya is mahal kasi ang ganito dito sa amin. So pag nagtingin ka sa mga malls or sa mga tawag dito yung mga nagbebenta sa tabi-tabi. Yan. So ang presyohan nito sa amin is nasa around 350 pesos to 400 pesos ang price niya. So depende kung saan kayo pupunta.
kahit saan nyo siya titignan, pero lahat ng nakanvas ko is... So, lahat ng nakanvas ko is nasa ganong presyo siya. So, sabihin natin around nasa 250 pesos siya to 400 pesos. Depende sa nagbebenta. Siguro depende sa pinagkukuhanan nila. So, good deal na siya. Good deal na siya nung nakuha ko sa 35 pesos. So, dalawa yung kinuha ko. Kasi yung isa is gagamitin ko siya dito sa may old power bank ko. Ayan. So, dito test natin yung phone holder niya. Gamit yung old power bank ko. So, ginagamit kasi namin to for nightlight. And wala kasi kaming masyadong pinagpapatungan. So, parang i-on lang namin siya. And then, lalagay na lang sa tabi kung saan pwede. So, yun din yung isang purpose kung bakit ko to binili. So, subukan natin siyang i-fit. So, yung phone holder niya is, sabi ko nga kanina, sturdy naman siya. And hindi siya ganun kahirap hatakin. So, nag-fit agad yung power bank / nightlight na ginagamit namin sa kanya. Ayan, so, pwede na namin siyang gamitin nakatayo mamaya. Ayan, so, ganyan siya. Ayan, okay naman. Ayan. So, yun. Doon na mag-i-end ang product review natin for this product. So, quick review lang tayo. So, sa shipping fee is, nung nakuha ko siya nung sa flash sale, is na 80 pesos dapat yung shipping fee. Pero nakatipid ako ng 60 pesos out of dun sa 80 pesos dahil dun sa free shipping na voucher na nakuha ko from Shopee itself. Ayan. So, tapos yung product naman is worth 35 pesos. Ayan. So, okay talaga siya. So, worth 35 pesos siya. Kaya dalawa na yung kinuha ko. Parang phone ni Mrs. yung isa. And for the night lamp namin yung isa. So, hindi na masama. Okay naman na siya. Sana magtagal din siya. Kasi, kino-compare ko siya dun sa nabili ko before. Which is, yung bili ko before is nasa around 150 pesos. Kasama na yung shipping fee doon. Pero, hindi kasi siya naka-sale. And, kay Lazada ko siya nakuha. Ayan. So, cheap. Way cheaper siya. Sturdy naman siya, maganda, malambot. Ayan, so ulitin ko lang, malambot siya. So hindi siya nakakatakot na i-bend. Ayan, para kung saan mo man siya ikabit, siguro kung sa mga handrails, ganyan, pag nagsishoot kayo ng videos or nagsishoot kayo ng vlog sa labas. Ayan, madali siyang laruin. So, sturdy naman siya. Ayan. So, good job ulit, Lucky Shop. Maraming salamat sa item. Worth it yung 35 pesos. Worth it naman siya. And, ililink ko na lang sa description yung link ni Lucky Shop. Ayan. So, Lucky Shop ang pangalan niya. Ayan. So, shoutout sa iyo ulit, Lucky Shop. Maraming salamat sa fast and reliable service mo. Ayan. So, yun lang ngayon. Bye. Bye. Bye.